magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ikatatlumpu't isang araw ng ating daily devotional. Ang ating prayer focus is reforming the education system. Atin pong tunghayan ang the book of Ecclesiastes chapter 12 verse 9 to 10. Sinabi po dito, not only was the teacher wise, but he also imparted knowledge to the people. He pondered and searched out and set in order many proverbs. The teacher searched to find just the right words, and what he wrote was upright and true. Let us pray. Father in heaven, maraming salamat po sa umagang ito, sa kalakasan, Panginoon. Salamat sa patuloy na biyaya at pagpapala sa aming buhay. Lord, nawa sa umagang ito, Ikaw po ang maitaas, Panginoon. Ikaw po ang makita, O Diyos, sa aming tupiko, sa araw na ito, Lord God. Gabayan niyo po ako, O Diyos, pagkalooban ng knowledge and wisdom na nagmumula sa iyo. Salamat, O Diyos, in the name of Jesus. Amen. Balikan po natin ang ating binasa. Ito po ay tungkol sa isang guro or isang leader. Sa paaralan po, ang guro ang siyang leader at modelo ng kanyang mga mag-aaral. Siya po ang nagli-lead ng kaayusan sa buong klase. Ang guro ay nagpapakita ng isang mabuting katangian at mabuting asal. Sapagkat siya po ang tinitingnan at sinusundan ng kanyang mga tagapakinig. But in the text we read, he is not only an ordinary teacher, but he is a wise teacher, which means he has the power of discerning and judging properly as to what is true or right. Ang ibig sabihin, ang kanyang talino ay galing sa Diyos. He is not only an ordinary teacher, but he is an extraordinary teacher. Hindi lang katalinuhan mayroon siya, kundi may puso siya, na ang ibig sabihin, ang kanyang talino at pagtulong sa kapwa ay nagmumula sa kanyang puso. So yun ang katangiang nakita natin sa guro doon sa ating binasa. Sa kabila po ng kanyang katalinuhan, hindi niya ito tiningnan. Hindi niya tiningnan ang kanyang titulo bilang isang mabuting guro. Bagkus, tiningnan po niya, pinakita po niya ang tunay na karakter ng isang tagapagturo at tunay na matalino. Tunghayan po natin sa 1 King chapter 3 verse 12. Doon po ay sinabi na si King Solomon ay pinagkalooban ng Diyos ng talinong walang kapantay. Ang gurong ito na tinutukoy sa ating binasa ay katulad ni Haring Solomon na matalino, sapagkat ang kanyang talino ay nagmumula sa Diyos. Mayroon po siyang takot sa Diyos. Kung ganito po ang isang leader, ang katangian ng isang leader ng bansa, tiyak po na may kaayusan ang kanyang bansa at ang mga tao ay masagana ang buhay. In Proverbs chapter 1 verse 5 to 9, it says here, let the discerning get guidance for understanding proverbs and parables, the sayings and riddles of the wise. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. They are a garland to grace your head and a chain to adorn your neck. Sa 1 King chapter 3 verse 3, sinabi dito that King Solomon loved the Lord, walking in the statutes of David, his father. Sabi ng ating binasa, kung babalikan natin doon sa text na binasa natin, sabi doon, listen, my son, to your father's instruction, and do not forsake your mother's teaching. So, si King Solomon po ay sumunod sa kanyang mga magulang.
kay King David at sinunod po niya ang tagubilin ng Diyos sa kanya. Kaya po si Solomon ay pinagkalooban ng katalinuhang walang kapantay, kayamanan at kapangyarihan sapagkat siya po ang hari ng bansang Israel. But when we read the whole chapter of Proverbs 1, it clearly states that one must avoid the temptations put forth by sinful men, because in this chapter they will try to entice the weak, at siguradong mapapahamak ang tao kung mahuhulog sa bitag ng mundong ito. Nandyan ang iba't ibang mga bitag sa mundo. Isa na po doon ang iba't ibang gadget. Nasisilaw po tayo ang mga tao sa iba't ibang mga gadget. Social media na kung saan makikita natin ang iba't ibang panuorin, na kung saan naa-impluensyahan po ang isip ng ating mga anak. Doon na po sila nakatutok sa gadget pong maghapon. Hindi na po, wala na pong interaction with parents. Kaya hindi po sila nagagabayan. Kung atin po minsan nababalitaan sa news, may mga nagnanakaw para lang makabili ng gadget dahil napapag-iwanan sila ng panahon. Si Haring Solomon ay nagkasala sa Diyos nang siya'y umibig sa iba't ibang babae. His sins included idolatry, marrying foreign women, and ultimately turning away from Yahweh. Mga kapatid, kung tayo po ay masisilaw, matutokso, mahuhulog sa bitag ng mundong ito, tiyak po tayo ay magkakasala sa Diyos kung hindi po tayo magiging maingat sa ating paglilingkod sa Diyos, sapagkat si Haring Solomon ay pinagkalooban ng Diyos ng talino, kayamanan, kapangyarihan. Sumunod siya sa Diyos, nagkasala pa rin siya sa Panginoon. Dahil ngayon ano ang nangyari sa pamumuno ni King Solomon sapagkat siya po ay nagkasala? So we have been very wise but made some very serious blunders that ultimately led to the breakup of his empire after the ascendancy of his son. These mistakes or character flaws, which contributed to the decline of Solomon from a great leader to an ineffectual figurehead. According to the Hebrews Bible, King Solomon is the last ruler of the kingdom of Israel. Namatay siya after 40 years ng kanyang pamumuno sa bansang Israel sa edad na 60 years old, at pinalitan siya ng kanyang anak na si Rehoboam. What happened to King Solomon ay pinahintulutan na ipakita sa Biblia for us believers to remind, sapagkat ang ating panahon ngayon, maraming temptations. Maraming nagmamahal sa mundo kaysa sa Diyos. Kaliwat kanan ang nangyayaring korupsyon sa ating bansa na nag-lead po ng pag-increase ng kahirapan. Naging gahaman ang mga tao sa salapi, kaya maraming napapahamak ang buhay. Mga kapatid, ang mundong ito ay punong-puno ng temptations. Hindi na normal ang buhay natin dahil sa krisis na naranasan ngayon ng mundo. Magkaisa po tayo sa ating layunin na ipanalangin ang ating mga namumuno na magkaroon sila ng takot sa Diyos, pagkalooban ng talino upang magabayan po sa pagdidesisyon para sa kaayusan ng ating bansa. Ang mga pag-aaral ng mga bata ngayon ay hindi na normal. Naway magabayan ng Diyos ang ating mga leaders sa national level sa larangan ng edukasyon upang magkaroon ng kaayusan at sistema ang edukasyon ng ating mga anak. Gayunpaman, ang Diyos ay napakabuti sa atin sa kabila po ng patuloy na pagkakasala ng sanlibutan, sa kabila po ng pagkakasala ng mga tao, sa kabila po ng kahirapan na nararanasan natin ngayon.
ng buong mundo. Tayong mga anak ng Diyos ay iniingatan niya. Pinagkakaloob ng Diyos ang ating pangangailangan sa araw-araw. Kaya dapat lang na atin siyang pasalamatan sa pamamagitan po ng ating paglilingkod sa Kanya. Let us be the model like the teacher sa ating binasa. This morning, we will pray for wisdom throughout our nation leaders, especially in the Department of Education. Una po, may the Lord intervene the education system of our country, spur the hearts of every national education leader to teach values and godly principles. Ngayon kasi, mga kapatid, nawawala na po ang subject na GMRC sa ating mga paaralan sapagkat ito po ay sa tingin nila hindi po ito importante sa subject ng kabataan. At ito po ang pinaka-importante na bigyan ng pansin upang mapagtuunan po ang values ng ating mga anak. Pangalawa po, ignite the passion of every teacher to teach with excellence. Pangatlo po, remind the teachers of their calling and role for the next generation. Magkaroon sila ng talino at takot sa Diyos. Let us pray. Heavenly Father, salamat po sa presensya at kalaman sa umagang ito. Ama, patawarin niyo po ang bawat isa sa amin na nagkakasala, Lord God, mula ulo hanggang talampakan upang po magkaroon ng kaayusan ang bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Amin pong panalangin sa umagang ito, Panginoon, na mag-intervene ka po sa larangan po ng edukasyon sa sistema ng edukasyon po sa aming bansa. Lord, ikaw pong magkaloob ng katalinuhan na nagmumula sa iyo sa mga leaders po namin sa national level, Lord God, sa Department of Education. Magkaroon sila ng takot sa iyo, O Diyos, upang po magkaroon sila ng puso, passion sa kanilang paglilingkod sa bayan. Lord, i-ignite niyo po ang passion ng every teacher, Panginoon, to teach with excellence, pagtuturo na nagmumula sa puso, Panginoon, paglilingkod sa bayan na nagmumula sa puso. Magkaroon sila ng takot sa Diyos, talino na nagmumula sa iyo, Panginoon. Let them be reminded of their calling, their role for the next generation. Lord God, salamat sa iyong kabutihan sa bawat isa sa na mga leaders, Lord God, sa national level, Lord God. Salamat sa iyong paggabay. Salamat, Lord, sa iyong pag-iingat sa bawat isa sa kanila, Panginoon. Lord, naway, Lord God, magkaroon ng kaayusan ang sistema po ng aming edukasyon sa aming bansa, Panginoon, sapagkat ngayon po ay hindi na po normal ang buhay ng mga mag-aaral. Lord God, hindi pa na po normal ang pag-aaral ng mga kabataan, O Diyos. Naway ito, Lord God, ay magkaroon ng kaayusan upang po, Lord God, ang pag-aaral ng mga kabataan, Lord, ay maging maayos, Panginoon, sa kabila po ng krisis na ito na aming nararanasan. Maraming salamat po, Diyos, sa iyong paggabay sa bawat isa na sa amin na mga mananampalataya. Magkaroon kami ng lakas upang harapin po ang mundong ito, Panginoon, na punong-puno ng kasalanan. Lord God, naway patuloy kami na iyong ingatan ang aming paglilingkod sa iyo, O Diyos. Makatuon lamang sa iyo ang aming puso, ang aming mga buhay. Sa pangalan ng Panginoong Jesus, Amen. Maraming salamat po, mga kapatid, sa iyong pakikinig sa umagang ito. Nawa po, magkaisa po tayo sa ating layunin na ating ipanalangin ang ating mga leader sa national level na magkaroon ng takot sa kanilang puso sa Diyos. Magkaroon po sila ng katalinuhan na nagmumula sa Diyos upang po magabayan sila sa kanilang pagdidesisyon para po sa kaayusan ng ating bansa. Maraming salamat po, mga kapatid. Again, good morning.